So parang sinasabi nyo na hindi talaga dire-diretsong tuturuan mo sila ng mathematics, kundi ina-assess nyo pa kung ano yung ano talaga ng problema ng bata. Oo. At saka ang importante, we teach them in 5 different ways. So multisensorial, kasi iba-ibang para pamamaraan na tututo bawat tao. May taong natututo sa pagsusulat, may tao sa pagtingin, the others kailangan marinig nila. So yung 5 different ways na yon will help all of that. So all the senses. So meron kaming worksheets, meron kaming flashcards, may mga puzzles and games. May computer, favorite ng mga bata yan ngayon. Mm-mm. And may book corner because we believe they have to go back to reading. Kasi, may itatanong pa ako. So, how long does it take for you to actually evaluate the bata? Yung initial assessment po, it takes about 10 to 20 minutes. Mm-hmm. They take a test and then we observe them. Tapos doon, malalaman na namin kung hanggang saan yung intinding-intindi nila at saan sila magsisimula doon sa program. So, pag nakakuha na sila ng test, at paano kung may nagsabi, ayaw ko na nga? Wala naman. Usually part of the program na yun, naka-enroll na siya. Ibigyan namin ng assessment. Pero normally, alam mo, pag nakapasok sila dun sa center, they ayaw naman enjoy. Lumabas eh. Oo, gusto nila mag-stay. Gusto nila mag-stay, gusto maglaro. Gusto nga matulog dun eh. Kasi ano yan eh. Kasi yung mga bata, pagka nakakita yung mga bata eh. Mabiyar yung mga bata, nakakakilala sila eh. Tapos, yun doon na lang makikita ng magulang. Happy na kasi may nakikipag-PR na, may kakilala na. Oo, bukod dun sa teachers, may nakikilala silang kaedad nila. At saka ang goal ng bawat isa sa Galileo Center is to make sure na matututo yung bata ng math and English at matututo sila while having fun. So, I think importante yun. Kasi ang alam ko, dalawang subject na tinuturo nila, yung math and English. They only come to the center twice a week. Twice a week. Kasi these children go to regular school, yeah. Diba? They stay for only 30 to 45 minutes per subject. Ngayon, ito, available siya in Metro Manila. We have 23 branches. Okay. And then, meron din kaming provincial na may Subic, Batangas, Laguna, Dumaguete, and Lucena. So, we're still partnering now with other people who are interested. Kasi we partner with schools or individuals who want to have the program in their area. Kasi ang goal nga namin is to reach as many people as possible para ma-enjoy nila yung benefit ng Galileo program. Kasi nga yung Pilipino masyadong mahina sa math and English. Ganun ba yun? Tama ba yun? O ayaw lang talaga? Ayaw lang talaga. No, pero... Hindi, ayaw lang. Yun na nga eh. Pag natutuhan kasi nila, imposibleng hindi sila gumaling. At saka itong 2 subjects na to will take care of all the other subjects. Eh. Kasi diba yung language ng science, math and English. Yeah. Then all the other subjects, kung marunong ka magbasa at naiintindihan. Actually, yung math and English go together talaga. So kasi pag hindi mo naiintindihan yung English, hindi mo maiintindihan yung mga math problems. Hindi mo yung comprehension, diba? Ano bang pinakamahirap sa branch ng mathematics na alam mo, algebra? Diba? My favorite subject was algebra. Another one was geometry. Pero and ngayon, then, diba, sa Amerika, maths, yung mga graduate ng math ang kinukuha because of the computer companies. Yung mga Google, yung mga Facebook, yung mathematicians ang kinukuha nila. That's why they're saying math now is becoming cool for children. Math and English. Bakit nilimit nyo sa math and English yung inyong itinuturo? Kasi nga, kung gusto namin gumaling agad yung mga bata, mahirap ituro lahat ng subjects. Natututuhan na rin nila sa school yun eh. So for us, the easiest way, we think, is through math. These 2 subjects. Okay. Kasi ito nga, pag alam nila ito, kaya na nila ang science, kaya na nila all the other subjects. Kailangan, kung pumasok interesado na, talaga siya, mag-enroll na siya ngayon. Ngayon pa lang mag-enroll lang. Kasi yung free time, hindi naman maghapon yun eh. And normally, pag hirap sila na age, grade 4 na sila, kuminsan we start a level lower. Baka yung mas madali para kaya ng bata. Then kasi inahabol mo na lang. Na-observe ko, lalo
kasi ako I handle yung mga freshmen ano college. Yeah. So pagdating kasi ng mga 16 parang mahirap. May pag-asa pa ba yon? Wala na. Pag sinabi nilang mas mahirap. Nasa attitude na yun ng bata. Ah. Kung talagang gusto niya matuto. O kasi marami kami talagang mga estudyante na problema talaga yung English. Hindi English. Yung bumabagsak sa mathematics. Ah, mathematics? Wow. Eh kami nga, may nagpa-practicum sa amin. Mag-graduate na. Magmo-multiply lang, humingi pa ng calculator. One-digit multiplication. Yun ang nakasama kasi yung calculator eh. Oo. Diba? Kasi, so gulat na gulat kami. Akala namin nagbibiro siya. Graduating, nagpa-practicum na siya eh. Wow. Imagine, magka-calculator ka. Oh. Kasi ang ano kasi minsan, yung mga gadget natin ngayon eh. Mm-hmm. Cellphone mo, merong calculator, di ba? So lahat na lang may calculator. Kaya ito hindi na gumagana. Di ba? Kaya nga kanina yung 2 plus 2 naging 5 eh. Di ba? So, tapos tinanggap pa, no? Tinanggap pa kasi importante raw yung 2 plus 2. Yung 2 plus 2 plus 4, hindi tinanggap yun. Hindi ka po pwede rito. Di ba? So, yung number, mathematics, yung English, ayan, expression yun, you know? Kasi meron kasi minsan, dapat pagka magpapaskil kayo sa mga announcement, titignan nyo yung English nyo. Kasi merong isang eskwelahan somewhere, nakalagay doon. Enroll with us. Okay, it's good, you know? No increase in tuition fee. Teka muna, tuition na fee pa. So that's double. So hindi ako mag-enroll doon. Kasi ang tuition is fee. Diba? Toll fee. Minsan, hindi yata tama. Kaya kailangan pagka magbalago ka pa, maglalagay ka ng public announcement, dapat check mo muna, di ba? Oh. May tanong ulit. Pakibasa actually, mo. Dalawa na yan. Okay. At anyway, ito muna. Galing kay Bing Topacio. DZAR, my daughter has poor comprehension according to her teacher. So, teacher na naman yan. How can enrichment centers like Galileo help me? So, paano mo siya matutulungan? Comprehension naman to. Actually, yun talaga yung role namin is to really supplement what they learn in school. No? So, kung hindi niya matututuhan sa school yun, they come to us. Kasi nga, kaya kami nandun, ang eskwelahan may curriculum. At saka may timetable yan, may schedule na sinusunod. Every quarter, ito dapat yung matutunan. Eh, ang bata, iba-iba yung pace. Eh, kung 40 kayo in a class, hindi naman pwede intayin. Matututo ka ng teacher talaga. So, may iba na naiiwanan. And then, may time rin na yung bata mas mabilis matuto, may time rin na mabagal, no? So, dyan kami pumapasok. We really bridge the gap between what they should know in school and what they really know. So, kung halimbawa, hindi siya makakomprehend, pag nag-enroll siya sa Galileo Center, katulad ng sinabi namin kanina, magsisimula kami sa assessment. So, malalaman namin kung ano yung hindi niya naiintindihan sa reading. Kasi reading yan eh, no? English reading, yung comprehension. Then doon kami magsisimula sa level na kailangan niyang simulan para matuto siya. Kasi magsisimula yan sa words na kailangan naiintindihan niya. Pag nagbigay ka ng libro, kailangan yung level na naiintindihan niya. So exercises na kaya niya. We always go back to parents, you know. Lagi po, balik tayo sa magulang kasi yung influence ng parents, you know. At saka they're only in school, di ba, teacher din kayo, a few hours a day. Sila kasama nila buong gabi, buong... 24 hours. Ay, hindi naman 24 hours. Basta 7 days a week na sila magkakasama and then of course. Kaya kami, we emphasize, yun nga, we talk to parents regularly every quarter, ina-update namin sila. At saka sinasabi namin, may role din kayo, hindi lang kami. Kasi pagka walang papel na gagampanan ng magulang, walang mangyayari. Pero ang interesting ngayon, bukod dun sa regular math na tinuturo namin, yung Singapore math, hindi ko alam kung narinig niyo naman. Yeah, in fact, parang bakit Singapore? Bakit tinawag siya ng Singapore math? Oo. Actually, kasi ang Singapore is the best now in math all over the world. For the past 10 years, sila lagi yung nagtatap ng mga tests and survey. So, ang mga educators, tinitingnan ngayon kung anong ginagawa nila. Tinawag na Singapore math yun because that's the way they teach math in Singapore. Ah, ganun. So, yung curriculum, yung ano. And yung mga eskwelahan ngayon, marami ng eskwelahan sa Pilipinas na ina-adapt yun. And nakikita nila na gumagaling yung mga bata na wawala yung fear in math. At saka nag-enjoy sila. So, bigyan mo kami ng ano, o kaya yung ating mga tagapakinig, kung ano ba yung sistema ng Singapore? Very simple siya. CPA, Concrete, Pictorial, and Abstract. So, the idea is, kailangan
magsimula ka sa picture, sa models, para nai-imagine ng bata kung ano yung sinasabi mo. Mm-hmm. Kasi pag sinabi mo ngang one, hindi naman nila naiintindihan yun. So, kailangan pictures. And then, yung abstract, later on dadating yung number. Yun yung pinaka-abstract, yung number na one. Pag naiintindihan na nila kung ano yung ibig mo sabihin sa one. Mm-hmm. And then, the idea is, the way they teach is less concepts, pero naiintindihan. Kasi ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, parang ang daming topics na tinuturo in one year. So, hindi mo pa naiintindihan to, go on to the next, go on to the next. Kasi dapat matapos yung kailangan lesson. Kailangan matapos, oo. So, sila, less topics ang tinuturo, pero naiintindihan ng bata. So, as they go higher, it becomes easier for them. So, yun. Parang... So, at saka yun, nai-enjoy nila kasi naiintindihan nila. Hindi pa nai-minememorize mo yung multiplication table, minememorize mo yung formulas. Ito, pinaiintindi sa'yo kung bakit 5 times 5 is 25. Mm-hmm. Hindi dahil minememorize mo lang. Mm-hmm. Kasi pag minememorize mo, pag nakalimutan mo, wala yes, na. Yes, correct. So, kumusta yung enrollment nyo? Lalo na nung nagsimula kami ng Singapore Math, marami na ang nag-enroll. Mas marami ang nag-enroll. Kumusta yung reception ng mga bata? The children enjoy it. Okay. Because they like coming to the centers kasi natututo sila and they're having fun kasi may mga games, okay. No? Tsaka yung teachers trained very well to make them appreciate math and English. Anong mga training mga teachers dito para? Dapat ano sila, education graduate or psych, pero merong initial training na binibigay ng Galileo sa kanila bukod dun sa kaalaman na nila. Tsaka meron kaming quarterly training. Basta Galileo teacher ka, may quarterly training ka. So nag-a-adapt? Oo. May updating pala kayo. Oo. So, kailangan lagi silang on their toes with the latest trends at saka nagbabasa sila. Kailangan information sa bata, sa ibaba pa lang ngayon. No? Kasi katulad ngayon, may emphasis na yata yung sa prep, pati sa public. Ano effective na ba yon? Sa prep? Yung K plus. Hindi ka grade 1 kung hindi ka nagdaan sa prep. It's starting this academic year. Ah, ganoon, mag-uumpisa kaya, na. Kaya, di ba, marami nang nag-enroll sa kinder. Nga. Kaya nga pa rin nasa TV, nag-iiyak yung mga bata dahil pinupwesa. Grade 1 na sila nagsisimula. Yeah, dapat marunong ka na magbasa. Paano ka matututo magbasa kung wala kang previous school? Kaya medyo delayed nga. Hindi, sa public, hindi yung marunong ka magbasa. Ang kailangan abot mitenga mo. Yun ang... Hindi, kasi noon, ganun ang ginagawa nila na hindi pala naman dapat yun eh. Kasi paano pinaabot mitenga mo? Abutin mo lang, nakaganyan ka na lang. Ang bira naman. Minsan, mga principal teacher nung araw, ganun ang ginagawa eh. No? Pero, yung mga ganyang... prep, ano ba tawag yan? Nursery, preschool. Preschool, ano? Bakit ngayon natin na-realize na importanteng-importante? Bakit? Ang Pilipino ba bumobobo? Hindi. Siguro na-realize na nila na kasi tayo na lang, siguro dalawang country na lang, there's another one. Ang walang ano. Na 12 years, tayo lang ang 10 years ang preschool to elementary. Ah, ganun. Lahat ng countries, lalo na yung mga developed countries, 12 years. Ah, 12 years. Kulang talaga. Nag-graduate tayo na masyadong bata. Ah, ganun. Oo. So, pag-graduate, hindi alam ng bata kung anong gagawin. Yeah, correct. I agree ako with that. I agree na dapat dagdagan para yung maturity nandun, readiness. Yeah. Kasi it's not enough na marunong ka intellectually. Kailangan socially at saka yung maturity importante. For those who would like to open a Galileo Center, pwede kaming mag-partner with them. They can just call us sa 845-1234. And then for parents who would like their children to be good in math and English, they can enroll in a Galileo Center. So, yun din, 845-1234. Thank you.